magandang tanghali sa inyo mga kabayan here and abroad. Mga kabayan, alis lang tayo ng konti sa Metro Manila, particularly sa Maynila. Nandito tayo ngayon sa Antipolo City, kung saan bibisitahin natin mga kabayan yung isa sa mga sikat na simbahan, yung Antipolo Cathedral. Na yung simbahan na yan, pinupuntahan yan ng mga nagbe-break-in ng kotse, ng motor, kasi patron ng good voyage mga kababayan yung simbahan na yan. Mapapansin ko na mga kabayan, ha, bago tayo pumunta sa simbahan, ha, dito mayroon pang yung mismong bangketa, mayroon niyang parang harang, talagang mahihiyakang mag-jaywalk. Talagang yung mga tao po rito parang nahawa sa Marikina, na talagang dun lang yan, tulad nun, pedestrian lane lang talaga natawid yung mga tao. Sana po, yun nga, sanayan lang talaga, eh. Kahit po ako, turista, talagang may papaisip ka na dapat doon ko tumawid sa tamang tabira. Kaya yun mga kabayan, samahan niyo na ako dito sa pasyal natin sa Antipolo. Maraming salamat. Yun mga kabayan, natawid na tayo. Tayron mismo sa simbahan. Talaga pong maayos yung pedestrian lane. McDonald's and Victory Park and Shop. Matagal na po hindi nakapunta rito mga kabayan, ha. Bata pa ako nung huling punta rito. Parang wala pa nga itong Victory Park na yan, eh. Parang naalala ko sa harap ng Antipolo George may Burger King. Hindi ko lang kung nandiyan pa rin yun. Ayan, ha. Ito na, malapit na tayo sa simbahan. Malinis po rito. Ito, naalala ko dito yung bilihan ng mga ano, ng mga kakanin, mga pasalubong kasoy. Sa gilid na yan. Ayan, pasalubong center. Maya punta tayo dyan. So ito na po ang Shrine of Lady of Peace and Good Voyage dito sa Antipolo. Maya mga may misa pa. Ngayon, katulad po sa mga dati natin ginagawa, pupuntahan muna natin yung historical marker. At mainit po ngayon. Ito sa gilid, nakita ko naman kaagad. May nakapark lang. Iangat ko lang po ng konti itong ating hawakan. So yun, mga kabayan, babasahin ko na sa harapan nyo. Church of Antipolo, the first missionaries of Antipolo were Franciscans. The Jesuits administered the church from 1591. Sorry po, medyo niingal ako. 1591 to 1768, built by Reverend Juan de Salazar, the church was ready for Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje in 1632. The church was greatly damaged during the Chinese uprisings. Ba, may Chinese din po pala dati dito, mga kabayan. And of 1639 and the earthquakes of 1645, 1824, and 1863, katulad po sa mga ibang simbahan na na-damage ng mga lindol. For 3 centuries, now this church has been the object of religious pilgrimage all over the Philippines. The famous historians Pedro Chirino and Pedro Murillo Velarde ministered in Antipolo. So yan po yung historical marker ng Antipolo Church. Ngayon po, tatry natin pumasok po. At medyo solid po dito, ha. At hindi po tayo magsasalta ng hanggat maaari ng malalakas. Thank you.
inaakala ko ang mga bata. Because napakalagang araw si... Ano ang gagawin ni Jesus sa inyo? Meron po yata ang first communion ngayon na ginaganap. So nandito na po tayo sa mismong meron nga po first communion yan. Upang makarapa tayo sa pagdiriwang ng Eucharistic yan, ipahayag natin ang nakilang pag-ibig ng Panginoon. Amin niya rin ang ating mga sakyapan. So yun mga bayan, ito naman yung kasaysayan ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Yan. The statue of Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje was brought from Mexico to Manila by Governor Juan Niño de Tabora in 1626, and at his death in 1632 was turned over to the Jesuits for the Church of Antipolo. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje was proclaimed patroness of the galleons. The statue crossed the Pacific and returned 8 times on board the galleons of Acapulco in 1641, 1643, 1645, 1646 on the San Luis. Okay mga kababayan, kaya pala ito yung patroness ng kayong pala Buen Viaje, talagang of travels yan yung patron saint. Kaya mga babayan, kaya dito pumupunta yung mga nagpapa-blessing ng mga bago nilang sasakyan, para blessed. And then yun nga, marami palang naging biyahe yung mismong yung statue, mga babayan, yung Nuestra Señora de la Paz, yung kanyang imahe. Kaya talagang biyahing-biyahe talaga, pabalik-balik dun sa Mexico tsaka Pilipinas. Sige, ayan pala po mga babayan ng history nung pupunta natin mga bayan, yung si Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje.
So yun mga bayan, dito yung likod, yung sa daan papunta kaya pambansang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Shrine of yan, Peace and Good Voyage, Biren ng Antipolo, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Tara, puntahan po natin. So dito lang sa bungad nandiyan si Padre Pio. Ganito pala siya dinala mga babayan. Si St. Paul, John Paul II. Yan, pupunta na tayo. So yun mga babayan, ito na tayo rin sa likod sa mismo kay Nuestra Señora de la Paz. Kaya yan, pababa na po tayo ngayon ulit. So nandito na po tayo sa mismo likod. Oh ang ganda, may ano pa, may fountain, peace. Tayo papasok sa mismo simbahan na lang ulit. Ginagawa rin itong project. Tinatan lang kung ano mga bahay. Hindi po clearing yan ha. May ginagawa.
Ayun mga kabayan, palabas na tayo sa maraming sa amin sa pagpunta. Ito, dito yung ano-ano mga kandila. Tirik ka ng kandila para pagdadasal. So yun mga kabayan, sa side tripan lang natin. Palabas na tayo ng simbahan. Yung sikat na bilihan ng pasalubong dito sa gilid. Yang Victory Pasalubong Center. Yeah. Andiyan yung mga bilihan, Victory Pasalubong Center sa gilid lang ng Antipolo Church. Tayo sa mga bilihan ng mani. Ito yung sa mga rosario. Ano puro ito? Suman, tsaka kasoy. Yan, yung mga bili tayo ng pasalubong. So yun mga kababayan, nakabili na tayo ng pasalubong from dito sa Victory Pasalubong Center mga kababayan. Dito lang sa likod ng Antipolo Church. Okay, bike tayo muna. So mga kabayan, dito lang tayo sa mismong plaza sa gilid lang ng Antipolo Church. Tayo na Antipolo, yeah. Meron pong silang clock tower dito. Ito na tayong papunta sa munisipyo nila. At marami rito mga estudyante. Parang main plaza nila do. At wala na dyan yung Burger King dati. Siguro matagal na nawala. Siguro yun yung dati KFC na. Ayun yung parang Kapitolyo na. Tara, punta natin. Oh, bayan, yan naman ang City Hall ng Antipolo. Bagong gawa yata ito. May dadaan. Tabi lang ni Jose Rizal, ang Dr. Jose Rizal. So yun, maraming salamat mga kabayan sa pagsama sa akin dito sa Antipolo. At pupunta na naman natin yung Inilugang Taktak. Isa yun, hindi ko talaga na pupuntahan pa yun, ngayon ko pa lang pupunta kaya. Thank you very much po sa mga nanonood sa here and abroad. Thank you po sa pagsubaybay. Sa susunod na vlog po, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you po and God bless. Regards to all. See you sa next vlog.